Lenny Robredo, sinabi yan si Vice President Inday Sara Duterte na dapat maging creative daw ito dahil masasayang daw yung opisina. Kaya naman ang real talker na ito, sinupalpal si Lenny Robredo. Hindi ka pa ba nakasubscribe sa aking channel? Subscribe na para lagi kang updated sa mga susunod kong video. At narito na nga ang full video, panoorin natin! Vice President Lenny Robredo on Sunday said that the Vice President should be given a bigger mandate to be able to do more to serve the people. Kailangan pag-isipan talaga kung papaano mas bibigyan ng mas malaking mandato yung Vice President kasi sayang. Kung halimbawa, hindi ka masyadong naging creative, sayang yung opisina. Ang huhusay pa naman ng mga tao sa office of the Vice President, she said. Grabe, no? Paalis na siya. Ang dami pa niyang sinasabi, di ba? Parang para talaga siyang napaka-expert, di ba? Para talagang siya ang pinaka-the best Vice President sa Pilipinas. Una sa lahat, madam, nung simula pa lang ng term mo, di ba binigyan ka ng task ni President Duterte as taga-pangulo ng Housing and Urban Coordinating Council? Pero what happened? Di ba tinanggal ka sa pwesto? Bakit? Kasi mas pinili mo at mas pinanindigan mo ang pagiging oposisyon mo. Mas pinili mo na mag-disagree na lang, di ba? Mas pinili mo from the start na palaging mag-disagree at palaging sumalungat sa administrasyon, di ba? Napakagandang oportunidad sana yun para sa'yo yung housing kasi dun mo maipapakita ang pagiging excellent mo sa pagtulong sa mga kababayan natin pagdating dyan. Pero anong nangyari? Salungat ka ng salungat, kaya ka tinanggal. Kaya ang ginawa mo na lang is nakikipag-compete ka na lang sa sariling gobyerno. At kung creativity lang ang pag-uusapan, wala ka po sa kalingkingan ni Vice President Inday Sara. Tandaan mo, mayor pa. Diba, mayor pa lang si Inday Sara. Pero sobra pa sa creativeness ang nagawa niya sa Davao City. Talo ka pa nga eh. Kaya huwag kang maghamon at huwag kang magpasaring dyan sa bago nating Vice President. Kasi sa totoo lang, talino, diskarte, creativity, pagmamahal sa bansa at pagiging totoo, mas talo ka ni Inday Sara. Ang mahirap kasi sa'yo, madam, ang taas-taas ng tingin mo sa sarili mo, na feeling mo, super creative na yung ginawa mo, super excellent na yung ginawa mo. Let the people appreciate you. Hindi yung ikaw palagi yung nagbubuhat ng bangko. Wala bang nag-appreciate sa'yo yung mga supporters mo? Bakit? Hindi ka ba nila ina-appreciate? Bakit puro na lang ikaw mismo yung umaangat, pinapaangat yung sarili mo? Di pala angat buhay, angat sarili.